Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Ayun, mapagpalang araw po muli sa inyo mga kabayan, mga kaibigan. Ito po muli yung lingkod, Luisito Castillo. Opo, magluluto po tayo ngayon ng putserong isda. Tuna putsero. Kaya, ayan po ang ating mga kailangan mga kaibigan. Let's go. Samahan niyo po ako, yan ang laki ng ating tono, oh. Tuna. Ito po ang ating mga kailangan. Listahin na mga kaibigan. Siyempre. Ayan o. Oh. Unang-unang, kailangan po natin dito ng isda. Tuna ang aking ginamit. Nandyan po ang ating bawang, sibuyas at kamatis. Gagamit din po tayo dito ng saging. Carrots, beans at patatas. Ayan. Nilagyan ko rin po siya ng repolyo. Gagamit din po ako ng isang broth cube, asin, tomato sauce, paminta at brown sugar. Lalagyan ko rin po siya mamaya ng banana ketchup. Bali, hindi lang po nakasama sa aking pagbibideo at picture. Pero meron po siyang banana ketchup mga kaibigan. So, let's go. Atin na po umpisahan ang ating pagluluto nito. Unang-una pong gagawin natin mga kaibigan. Ayan, ipiprito po muna natin ang ating mga gulay. Andyan po ang ating carrots at patatas. Slightly brown lang po mga kaibigan ang ating gagawin sa ating mga gulay. After po natin maprito ang mga carrots at patatas, susunod po natin dito ang ating banana, ang ating saging. Ipiprito din po natin siya ng slightly brown mga kaibigan. Ayan. Napakasarap po nito mga kaibigan. Maniwala kayo sa akin. Yung paminsan-minsan naman ay fish naman ang ating kinakain, hindi yung puro karne. Vegetable and fish. Maganda sa katawan mga kaibigan. Ayan, no? Tama-tama lang mga kaibigan. Tsaka dyan po sa pinagpiritosan din po ng mga gulay, dyan din po natin ipiprito ang ating isda mga kaibigan, ang ating tuna. Ayan, iprito po natin dyan hanggang sa maluto yan mga kaibigan. Ayan. Once na naluto po natin mga gulay at isda, umpisa na po natin ang pagsusute ng ating mga bawang, sibuyas, at kamatis. Ayan, nag-prepare po ako ng isang another pan. Nilagyan ko po ng olive oil, mga kaibigan. O, depende sa inyo kung anong gusto nyong oil. Yun lang nakita kong available ko dito, kaya yan pong ginamit ko. Ayan, sunod na po natin dyan ang ating sibuyas. Ayan. Bali ito pong menu na itong putsero is isa na rin pong traditional menu ng ating bansang Pilipinas mga kaibigan. Makikita nyo po ito sa mga handaan. Piyestahan. Ayan, kalimitan sa piyestahan mga kaibigan. Bali naman na po natin itong menu ito sa mga Spanish. Ayan, sinunod po natin dyan ang ating kamatis. At pag nagigisa po akong ganyan mga kaibigan, sinasamahan ko na po dyan ng paminta at asin. Parang nagiging kakaiba po ang taste niya eh. Sumasama talaga sa ating mantika yung lasa. Tapos once na naluto na po yung ating kamatis, medyo liligis-ligisin po natin yan, pipisa-pisain ang lumasa po dyan sa ating oil. Ayan, ganyan po mga kaibigan. Once naluto po ating paayos po ang ating pagsusute, pwede na po nating ilagay dyan ang ating tomato sauce. Ayan, mga kaibigan. Ang sarap nito mga kaibigan. Sweet, medyo spicy. Kaya magugustuhan din kahit mga bata. At healthy pa mga kaibigan. Ha? Healthy dahil sa gulay. Ayan. Nilagyan ko po siya ng 1 cup of tomato sauce. Lalagyan ko rin po siya ng mga 1 cup of banana ketchup. Ayan, wala na yata. So remember mga kaibigan ha, turo din sa akin nung una yan, inay-inay. Huwag mo itatapo ng bote. Lagyan mo ng tubig nang halugin mo at nang sumama pa yung natitirang ketchup sauce sa loob. At saka mo ilagay ulit dyan sa kawali. Ayun. So yun, parang hinugasan yung bote. Nilagyan ko po siya ng mga 2 cups of water pa mga kaibigan. Ayan, haluin lang po natin mabuti mga kaibigan.
Bali yan, haluin lang po natin mabuti yan mga kaibigan. Ayan. Na magkasama-sama ang tomato sauce, banana ketchup at ang ating mga sinultay na mga sibuyas, bawang at kamatis. So, ngayon ilalagay po natin ang ating brown sugar mga kaibigan. Ayan, ang nagbibigay sweetness ng ating sauce. At lalagyan ko po siya ng isang broth cube para namang mas maging malasa ang ating niluluto na putahe. So yun, haluin lang po ulit natin mabuti ang mga kaibigan hanggang sa matunaw ang ating sugar at ang ating broth cube. So yan, hayaan lang po natin kumuluto mga kaibigan ha. Napakasarap po niyan mga kaibigan sa kanin, talaga naman. Namamapak din po ko niyan. So mga kaibigan, nakakita po ako ng tomato paste sa aking ref, kaya nilagyan ko rin po siya. Optional naman po 'yon. Kumbaga, para lang po maging mas maganda ang kulay, mas mapula ang ating sauce. Ayan oh, kitang-kita oh, kumikislap na mga kaibigan. Talaga naman oh. Kaya yun naman po ay optional mga kaibigan. Nakakita lang po ako sa aking refrigerator. So yan, let it hayaan po natin kumulo. Ayan, once na kumulo po mga kaibigan, ilalagay na po natin dito ang ating mga gulay. Unang-una po ang ating beans. Ayan. Dahil hindi po yan nanulito eh. Sinunod ko na rin po ang ating repolyo. Ang repolyo po namin dito sa Italy ay medyo matigas. Kaya po, sinasama na rin ko po sa pagluluto yan. Medyo makapal po kasi ang pagkakadahon ng repolyo dito. So, haluin lang po natin mabuti ito mga kaibigan. At hayaan po natin ma-simmer siya ng mga at least 1 to 2 minutes mga kaibigan. Let it simmer. Let it simmer. Ayan. Oh, ayos na eh, oh. Ayan, mga kaibigan. Was na na-simmer po natin siya ng mga 1-2 minuto. Pwede na po natin ilagay dito ang ating mga piniritong gulay. Saging, carrots, at patatas. Ayan. Malapit-lapit na ito, mga kaibigan. Ang bango na, oh. Sauce pa lang, ang bango na. Ulam na ulam na. Talaga naman, oh. Haluin lang po natin mabuti ito mga kaibigan. After po natin mahaluto, ilalagay na rin po natin dyan ang ating tuna. Fried tuna. Ang ating isda na ginamit dito sa ating pucherong isda. Ayan. Sarap niyan mga kaibigan. Talaga naman. Mapapawaw ka. Yung baga namang paminsan-minsan, iwas muna sa karne. Maggulay naman, mag-isda naman. Hindi yung puro meat. Ayan. Haluin lang po natin ito mabuti mga kaibigan at isimmer lang po natin ito mga at least another 2 minutes mga kaibigan. At talagang malapit na yan. Pakuluin lang po natin ito ng mga 2 minuto at magkakaalaman na. Ayun, medyo balik rin po natin ng makakulo, ng after makakulo, balik rin natin ang talaga. Okay na to mga kaibigan. Pwede na po natin itong iplato. Let's go mga kaibigan. Atin na pong iplating ang ating pucherong tuna. Okay? Okay daw? Okay, alright. Ayan. Talaga namang akala may expert na cook. Hindi naman. Dinidin lang naman sa kusina ni Carl Luis nagluluto-luto. Ayan. Ang ganda ng isda eh. Sariyo. Ayan ang ating mga healthy na mga gulay. Beans. Mayaman sa folic acid. Oh. Tanda nyo yun ha. Ang saging. Ang repolyo. Ang patatas. Kaya bagay na bagay ito sa mga nagda-diet mga kaibigan, sa mga bata, bagay na bagay dahil ma-healthy food po ito.
maraming mga vitamins, minerals. Ayan. Sauce pa lang ay ulam na eh. Katalo na rin sa bahaw. Kaya labas eh. Handain na ang ating kanin at magkaalama na. Oh, parni na, honey. Tawagin mga bata at tayo kakain na. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kaibigan sa patuloy niyong pagsubaybay kay Lubusito. Subscribe na po. God bless you all. Bye-bye.